Dinding. Ka pa natutulog? Tulog ka na. Hindi ako makatulog eh. Nag-aalala ako baka kung ano na ang lagay ni Tanggol. Uy, uy. Huwag naman ipahintulot ng Panginoong na may masamang nangyari kay Tanggol. Kung sakali man, ang unang-unang makakaalam ang pamilya niya, eh, paano naman natin malalaan? Eh, ayaw mong kausapin si Marites. Hindi nga nila alam kung nasaan tayo ngayon eh. Puro na lang gulong meron ng pamilya ko. Si Tanggol, kahit nasa kulungan, sinusundan pa rin ang panganib. Wala akong magawa kundi mag-alala. Ganon din kay Tinding. Naglayas. Tapos hanggang pagdadasal na lang ang magagawa ko. Sana mabuti ang kalagayan nila. Pero ang problema ko kay Lena, kung isa man siyang problema, doon may kaya akong gawin. Tapos na kayo uminom? Oo. Tutulong na ako. Oh, bayad. Ay. Keep the change, ha? Salamat. Uy, salamat. Umando, ha? Mando? Pare. Pasensya na, may gusto lang sana akong itanong sa'yo. Pwede ka ba makausap sandali? Oo, oo naman. Ano bang itatanong mo? Para tungkol sana kay Helene. Ano yung tungkol kay Helene, Mare? Nabanggit niya sa akin noon na meron siyang boyfriend. Nakita mo na ba yun? Oo, pero hindi ko pa nakikita eh. Basta nga alam ko ang boyfriend niya eh, OFW. Eh, pare, kay Rigor at saka kay Lena, meron ka bang napapansin na kakaibang kilos nila itong mga nakaraang araw, lalo na pagkatapos ng sugod ni Tinding sa presinto? Wala naman. Tsaka nilinaw ni Lena sa harap ng kapulisan na walang namamagitan sa kanila. Wala ba talaga namamagitan kay Lena at saka sa asawa ko? Alam mo, Mari, kung ano-ano yung iniisip mo. Siguro nga. Sige, pare, pasensya ka na. Natagal lang ka natuloy. Maraming salamat, ha. Tsaka, alam mo, Mando, bilang lang ang kakampi ko sa mundo, eh. Gusto ko lang malaman mo na isa ka doon. Bakit hawak mo na naman cellphone ko? May nag-text. Bibigay ko sana sa'yo. Nagkataon na basa ko eh.
Nagre-report na pala si Lena sa'yo tungkol sa pag-uusap natin? Tinanong ko lang kay Lena kung pinuntahan ka niya. Oh, di ba sinabi ko naman sa'yo na pinuntahan niya nga ako? Ba't kailangan mo pang klaruhin? Eh, nahihiya ako dun sa tao eh. Naapektuhan sa chismis. Dahil sa kakagawa ng nanay mo. At Marites, ilang beses ko na sinabi sa'yo, huwag mong pakialaman ang gamit ko. Watch FPJ's Batang Quiapo on YouTube worldwide for free!